Sa bilibid nagsisimula ang daan tungo sa pagbabago ng mga minsang naligaw ng landas. Pero para sa mga preso na nasa dapit hapon na ng kanilang panahon, hindi lang mga pagsubok dala ng katandaan ang kanilang hinaharap araw-araw. Marami ring pagsubok ang kailangan nilang tiisin sa loob mismo ng kulungan. Ang sabi nila, may dalawang araw na makakapagpabago ng buhay ng isang tao kapag siya'y nakulong. Una, ang araw na pumasok siya sa kulungang kanyang magiging kanlungan habang pinagninilayan ang kasalanang kanyang di umano'y nagawa. At ang ikalawa, ang araw na siya'y lalaya. Pero para sa mga persons deprived of liberty o PDL na nasa dapit hapon na ng kanilang panahon, paano mo sila mabibigyan ng pag-asa kung ang kalayaang kanilang pinakaasam? Pausog ng pausog. Na may hahalintulad sa bukas na hindi na uubos. Isang umaga na naman ang sumilay dito sa minimum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Panibagong araw pero lumang gawain para sa mga nakakulong dito kagaya na lamang nila Lolo Ben at Lolo Jose. Hindi nila tunay ng mga pangalan. Kalabaw lamang daw ang tumatanda dahil kahit 64 na taong gulang na si Lolo Jose at 67 taong gulang naman si Lolo Ben, nakikipagsabayan pa rin sa galaw ng mga mas batang kakosa. Hi, good morning po. Morning, sir. Morning. Coffee tima po sa GMA 7. Kumusta po kayo? Pwede kayo tumayo. Saan kayo papunta ngayon? Magtatrabaho na kayo. Kayang-kaya pa. Araw-araw ho, lumalabas pa talaga kayo. Ang galing. Sige. Samahan ho namin kayo. Sige po. Ayan, sige ho. Tara ho. Galing. So dito lang po kayo. Pero iba-iba ho pinupuntahan nyo. Kuminsan dito, kuminsan sa ibang lugar. Kuminsan dito. Nagkikindi ako dito. Dito kayo mas madalas. May garden ako dito. Ah, kayo mismo nagga-garden ha? Yan, lakas pa ni Lolo eh. Itong kanilang ginagawang gardening dito sa minimum security compound ay isa lang sa mga activities ng mga nakakulong dito. Bagamat may edad na itong sila Lolo, magandang activity ito para sa kanila. Pag nasa loob lang sila, nabuburyong sila, ika nga. So bukod sa isang magandang activity na ito para sa kanila, yung mga napuproduce nila mula sa garden na ito ay nagiging pagkain na rin nila. So dalawa yung advantage. Nakakapag-exercise na at meron pa silang fresh na pagkain. Malakas para sa kanyang edad na 64, hindi pa rin maitatanggi na humihina na ang katawan ni Lolo Jose. Marahil dahil na rin sa katandaan at kalungkutan. Ano yung sakit niya? Hindi siya nalalamot ako. Sobrang maisip. Ba't ano ho iniisip niyo, Lo? Pabiliya. Kumigit kumulang 18 taon ang nakakulong si Lolo Jose dahil sa kasong 2 counts of rape na may sentensyang reklusyon perpetua o 40 taon na pagkakabilanggo. Sa haba ng panahong ito, hindi maiiwasang magkaroon siya ng ilang karamdaman habang nasa kulungan. Nagkasakit ako na ulcer. Ulcer? Pero wala na rin. Awal ang Diyos, wala. Pero yung mga gamot po ninyo sa ulcer na ibibigay ba naman sa inyo? Hindi, ulcer. Bibigyan ka na ng ulcer, paracetamol. Nabuhisit ako, ayaw na. Paano kayo gumaling kung wala kayong gamot?
Meron po akong ano, meron akong herbal na iniinom. Yung dahon ng yumabong, yung pangalan. So parang kayo naggamot sa sarili niyo, parang ganun. Nilalaga ko 'yon. Tapos nangatain ko yung ano yung pinaglagaan. Wala. Pero yun ba isa sa mga hirap dito para sa mga may edad na, yung gamot? Ayun, pag hindi ka marunong, mamamatay ka dito. 15 pesos kada araw o 5,475 kada taon ang allowance para sa gamot na nakalaan sa bawat PDL. Pero ang pinakamahirap na hinaharap ng mga nakatatandang PDLs, ang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayaw kong bumilay sa kanila. Ayaw ko sila kumiwalay. Kumari, mag-isasama-sama kami. Kasi siyempre, isa sa amin, di namin maalaman kung isa sa amin malungkot. Ang mga anak ko, inaalala ko palagi. Sa tatlong anak kasi ni Lolo Jose, isa na lamang ang dumadalaw sa kanya mula nang siya'y makulong. At ang huling beses na siya'y dinalaw nito, tatlong taon na ang nakararaan dahil nagtrabaho na ito sa Qatar. Naiyak ako, Vincent. Huwag ako, hanggang doon lang. Siyempre, gusto ko makita ako ko. Siya ang aking mahal na anak. Malapit sa akin. Mulat sa pusa, iyan ang naghirap. Naghirap mag-alaga. Kung siya, magkakasakit ako sa kanya lahat. Ang mga kapatid niya wala. Kasi malalaan yung mga kapatid niya. Wala lang. Nalalungkot ko ako ngayon dahil wala siya. Bukod kay Lolo Jose, nakilala ko rin ang 67 taong gulang na si Lolo Ben. Hindi niya tunay na pangalan. Nakulong siya dahil sa kasong murder na may parusang reclusion perpetua o pagkakakulong sa loob ng 40 taon. Paano ba nangyari? Pinagtanggol ko yung anak ko, sir, dahil mayawak na baril. Nung bayaran niya, kasagot-sagot ko naman, sir, mas mabuti ikaw na lang bayaran ko. Kaya nabigyan ko siya, sir. Yun lang. Isa lang, tumama naman sa ulo niya, dito siya. Wala na, sir, hanggang nasurrender na po ako. Pinagsisiyan niyo ba yan? Pinagsisiyan ko, sir, pero ano naman, pag iniisip ko kasi, hindi ko pinakita kasi ang pagmamahal sa anak. Para daw kay Lolo, napagbayaran na niya ang kasalanan kanyang nagawa sa humigit kumulang 21 taong pagkakapiit. Sobra-sobra na. Inaamin ko na nakapatay nga ako, pero nakabayad na po ako. Alam ng Panginoon yan, nabayad na po kami. Ang dahilan lang, walang naglalakad sa akin. Dahil patay na asawa ko, ang mga anak ko naman, alam niyo ang probinsyano, hindi naman gaano magaling dito sa Manila. Kaya sarili ko na lang ang nag-obligasyon. Pag nasa trabaho ako, dadaan na lang po ako sa documents. Tinitignan ko ang papel ko kung karapat-dapat na ako lumaya. Aminado si Lolo Ben na kahit sila'y makalaya na, hindi pa rin maaalis sa kanila ang bahid ng kulungang kanilang pinagmulan. Bakit sasakit ang loob mo kung sasabihin nila sa'yo? Oo, dahil nakulong ako kasi. Hindi ko naman alam na ito siguro ang kapalaran ko na kulong ako. Kung ano man sabihin nila, ma'am, na iskumbit ako, bakit ka magdadamdam? Kasi totoo naman. Kasi importante, ma'am, kahit nandito pa kami sa loob, lalo-lalo na kung kami makalaya, gagawin lang kami ng kabutihan. Alas 11:30 ng umaga, nagsimula ng pumila ang mga bilanggo para sa rancho, orasyon ng pagkain. Kanya-kanya silang dala ng mga plastic containers na kanilang kakainan. Ang pananghalian nila para sa araw na ito, sinabawang pinakbet at kanin. Kagaya po ang sinabi ko kanina, pag may sobra po, nakaka-revansa po. Kaya never po na dalawang kulang.
Hindi po, talaga pong tigisa lang po talaga. Sumasapat naman. Eh, napapagtagalan na rin po dahil yun lang po ang bigay. Ang tinain ko po ay sitaw at kalabasa. May kunting karne po. Masabaw. Okay lang yun po yung sa amin. Ayon sa Bucor, 70 piso ang nakalaang budget para sa pagkain ng bawat PDL sa loob ng isang araw. Nagsimula na rin mananghalian dito sa Building 1. Si Lolo Jose, nagdagdag na lang ng piniritong daing sa kanyang pagkain. Okay lang. Sigap naman yun. Pag-alawin na lang para ganun din yun. Dalawa pa ang buhugasan mo. Mabuti sila lang. May guli naman yun. May okra. Pagkain namin talaga hindi sapat. Dahil katulad, tanda na. Minsan walang lasa. Minsan ano pero okay na rin dahil pagtsaga namin. Dahil kami riso lang wala kami magagawa. Sa ganito may edad na wala na pong resistensya, wala na lang sustansya. Mihina ang katawan ng matanda. Kahirarang kaya na buti kung may mga gamot masapat sa kanila pa. Kahit paano, malakas pa rin ang kanilang pagkatao. Ay kung ganun, mawalang sustansya ang pagkain, lalong manghihina. Pagkatapos kumain, kumuha muli ng pagkain si Lolo Ben. Pero hindi para sa kanyang sarili. Ihahatid pala niya ito sa kaibigan si Lolo Cecilio, hindi niya tunay na pangalan, 88 taong gulang. Hirap na kasi ito sa paglalakad dahil sa iniindang arthritis, kaya nagmamagandang loob na lamang si Lolo Ben na siyang kumuha ng rasyon para sa kaibigan. Binigay ko ng pagkain, pakainin ko muna sa obligasyonal pati tubig dahil hindi naman niya kayang kumain na nag-iisa. Ano na lang ma'am, konting tiyaga na lang. At wala naman mawawala sa atin kundi tumulong tayo. Pero sa katotohanan, hindi kami magkano-ano rin. Para kami magkakapatid dito lahat. Yan ang kinakaugalian lang namin yung pikikisama sa kapwa. Kasi masipag ang tao yan, kahit saan siya makita ko. Brother, let's go na, sabi ko sa kanya. Pumunta kami kahit saan. Oo, talaga tunay kaibigan. Hirap mang magpahayag ng kanyang saloobin. Ramdam pa rin ang pagkilala ni Lolo Cecilio para sa kaibigang kasama na niyang tumanda sa loob ng piitan. Ingat-ingat lang. Salamat pa rin. Mensahe ko sa kanya, masasabi ko, kung sakali kung hindi man kami magkasabay, ingatan niya ang sarili niya. Kung malayo naman na ako. Pero kung makalaya naman kami, malayo naman sa akin ito. Kaya sabi ko, hindi ako nagbabago pa rin sa kanya.